mapapanood na raw ba nila si Willie uli sa telebisyon. So ba, gusto mo makita si Willie na nagtataray na naman sa ERF? Ay, hindi ko po gugustuhin na makita ang isang taong nakasama ko ng mahabang panahon. Si Kim Chu ba ang nakipaghiwalay kay Zian Lim o si Zian ang tumanggi? Sabi nga ni Zian, hindi rin naman ako tanggap ng pamilya mo. Tunay kang nagmamahal, mamahalin mo talaga dapat ang taong mahal ng mahal mo. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Santo-santo na po mga kachika, pero heto po tayo at talagang nagsasama-sama pa rin tayo para sa kalungkutan po ng Semana Santa kung paano ang obserbasyon natin, lalo na po ang magigiting nating OFW sa iba't ibang sulok ng buong mundo. Alam namin, naaalala ninyo kung paano nating inoobserba ang mahal na araw dito sa Pilipinas, kaya naman yung lungkot ninyo ay gano'n na lang sa pag-alala. Kami na po magpapasaya sa inyo kahit konti lamang. Di ba naman, Romel Chica? Tama na, ay Miyerkules Santo, kaya tayo mangilin. Pero may konti pa rin tayong chikahan, ha? Huwag kayong mangiiwan. Gusto ko yun. Magnilay-nilay po tayo, magtika-tika, di ba? Mangilin. Oo. Pero may konti pa rin po tayong, oh, di ba? Nako, ewan ko na lang. Kapag ganito, nawala na naman siyang leeg. Ano sasabihin ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Siyempre, umiinit talaga ang panahon pagdating na Semana Santa. Pero ang balitang showbiz at ang balitang artista hindi nawawala sa init nito. Pahalakakin natin sila ngayong Miyerkules Santo. Di ba? Oo. Pakiulit mo ngayon. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, Semana Santa ngayon, kaya mainit na mainit ang panahon. Pero ang showbiz balita at ang showbiz intriga, lalong umiinit. Yun. Mas tama yun. Oh. Kasi yung pa-ekis-ekis kanina, hindi ko saan ko siya pupunta. Hindi ko alam. Di ba naman? At totoo naman po yan, mga kachika. Basta sama-sama po tayo. Subaybayan natin ang mga issue na gustong-gusto nyo pong malaman. Itatawid namin sa inyo. Of course, dito lamang po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Ano ang naaalala mo kapag dumarating ang Semana Santa nung bata ka pa? Ay, di siyempre yung, di ba, sabi nga ng mga matatanda, bawal maligo, bawal umakyat. Pag Biyernes Santo yun. Oo, bawal umakyat sa puno, at saka bawal masugatan. At kumain ng karne pag Biyernes Santo. Ikaw naman, ano naaalala mo? Bawal magsaya. Oo, totoo yan. Diba? Yun ang pinakaano ng mga inuman, bawal party. Bawal maingay. Bawal din yung tatawanan, inaano ng mga matatandaan. Bakayo? Mangiling kayo. Magpika nga kayo. Magpika nga kayo. Halika niya nga kayo. Ako naman ang inaalala ko, palibasa ako'y laki sa isang nayon na magkakakilala ang lahat. Kapag may pabasa, nakikikain kami sa simbahan. Kasi may mga nagbibigay ng pagkain eh. Ang karaniwang pagkain dyan, ginisang upo, ginisang munggo, mga ganon. Bawal nga ang karne. At saka may mga palaro po kami sa aming nayon. May nagsosoftball, may nagbabasketball. Masayang masaya. Yun ang ano natin. Pero kapag Biyernes Santo, malungkot talaga ang lahat. Diba? Pero anong mga prutas pagdating na ni Semana Santa na yun lang umuusbong ang mga prutas? Ano? Diba? Katulad ng duhat, diba? At saka ano kamatsili. Ba yung... Ayun, kamatsili yung may tinik. Singkamas. Mga pangilalim. Totoo yan. Ang duhat, ang mahal ngayon. Ang mahal, grabe naman. Grabe. Duhat. Eh, yung dasat. Ano yun? Eh, duhat. Das. Das hat. Kaya mo yun? Eto ka na naman. Sabi ko na, tag-araw ngayon, si Manta pa, Miyerkules Santo pa. Tinan mo, isinuot mo. Hindi ka ba nasisilaban? Hindi na ako naiinitan eh. Ay, hindi ka naiinitan. Kasi malamig dito. Malamig dito kasi eh. Ay? Talagang nakalusot. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo mga kachika. Ito naman po ang pinakahihintay ninyo. Ang dami talaga nagtatanungan ngayon. Nagkakagulo ang mga tanong. Kung natuloy raw po ba si Willie Revillame sa pagpasok sa TV5? Ano raw po ba ang napag-usapan? Mapapanood na raw ba nila si Willie uli sa telebisyon? Ang sabi kasi ng mga tagapamuno ng TV5 sa akin, magkausap kami. Kasi kinausap ko Lunes. Nagpasintabi ka sa sayo.
grabe, grabe. Ang sabi niya, nanay, wala pa. Dahil magmi-meeting pa kami ng Martes ng umaga. Ay? Hindi pa namin alam kung ano ang kahihinatnan. At kung sakali, gusto rin naman namin na magkaayos sana para magkatulungan kami. Why not? At saka alam mo, panahon na rin naman para mapanood ulit si Willy Revillame sa mundo ng telebisyon. At saka ikaw, hindi ka naman hadlang sa kanila sa pagbabreak sa telebisyon. Ako, alam ko sa puso ko, alam ng mga boss namin sa TV5 at sa 1PH, sa Signal, sa MediaQuest, wala silang narinig na anuman sa akin. Ako po, Semana Santa o hindi, lahat ng naganap, yun ay nawala na sa puso ko. May naaalala na lang ako. Ayun. At hindi ko po gugustuhin na makita ang isang taong nakasama ko ng mahabang panahon na humahalik sa lupa, sa kabagsakan. Hindi ko gugustuhin yun. Gusto kong makabalik uli sa telebisyon si Willy Revillame dahil maraming mabibiyayaan tayong mga kababayang nangangailangan. Tama, yun ang pinaka. Bukod pa doon sa saya na ibinibigay niya sa publiko. Totoo. Diba? At lagi-lagi natin tatanang bigyan lang din ng pagkakataon ng mga taong nagkamali ng chance. Lagi may chance. Ganun. Pero may kasabay yan na sana-sana. Mm-hmm. May kasabay yan na hiling na sana ngayon na makakabalik na uli siya sa mundo ng telebisyon ay mapagnilayan niya yung mga bagay-bagay na ginagawa niya dati na hindi nararapat. Katulad yung sobrang init ng ulo na kahit may hawak na mikropono, mabaho man ang microphone o hindi, na tulad ni Ninya Jose, di ba? nagagalit siya. Pinagagalitan niya ang kanyang staff on air. Sana yon ay mawala na po, pwede naman tayong maglabas ng sama ng loob sa isang pribadong pagkakataon, di ba? At yung sinasabing kayabangan, sana marunong na siyang i-handle ang kanyang popularidad at kung anumang mga biyaya na ipinag kaloob sa kanya ng kapalaran. Sana matutunan niya 'yon. Ayun, tama, yun lang, yun lang ang kulang eh. Oh, di ba? Ito ay ano lang naman eh, suggestion lang naman po ito sa ikabubuti ng inyong programa. Oo. Yun lang 'yon. At saka para sa imahe, di ba? Ikaw ba gusto mong makita si Willy na nagtataray na naman sa ere? Ay, hindi. Parang gusto ko yung pagka kumatuloy sa TV5, gusto ko makikita yung kabaitan niya na. Yung parang bagong Willy Revillame ang mapapanood. Iba, yung kakaiba. Oh, although of course hindi po natin siya matuturuan ng 100% at maaasahan ng pagbabago ng 100%, pero makatutulong yung anger management kung iha-handle na niya. Yun ang pinaka-perfect. Ayan. At saka, sabi nga ni boss, ayan, ni Ate Shiena, ang mananatiling idolo ng mga kabataang Pilipino dahil sa Batibot. Si Ate Shiena Olaso, ang sabi niya, maganda kung magkakatulungan. At totoo yun. Oo nga. Kung makatutulong sa istasyon si Willy at makatutulong nga istasyon kay Willy Revillame, why not? Yun naman ang ating gusto, ang goal ng lahat, magtulungan para mas mabilis makuha ang goal. At saka tama rin yung komento ng mga kababayan natin, hindi na tulad natin ang mundo ng telebisyon kapag wala si Willy Revillame, nakasanayan na eh. Kaya anumang pong nakasanayan na ay hinahanap. Kaya inaasahan po namin na sana nga ay magtuloy-tuloy na itong realisasyon ni Willy Revillame at ang kanilang pag-uusap ng TV5. Tama. Umaasa tayo na maging positibo ang lahat-lahat. Oo. At saka si Willy Revillame, tested and proven na yan. Kasi kahit anong oras, kahit saan is istasyon, talagang saan mo ilagay. Sinusundan siya talaga ng tao, talagang ano. Lalo na sa mga panahong ito, na ika nga, ang isasaing lamang natin ay hindi na pag-iisipan pa kung saan kamay ng Diyos kukunin. Napakalaki ng magagawa ni Willy Revillame sa mga nangangailangan nating kapatid. Correct. At saka gusto ko mapakinggan ulit yung mga iconic word niya, di ba nga? Bigyan ng jacket yan. At sabihin, hello! Ito 20,000! Chu-chow-san! Ganun siya, no? Chu-chow-san! 20,000! Di ba ganun siya? 1, 2, 3! 1,000! Ganun siya. Nakakamiss. Tama. Yun lang talagang sa pagyakap po natin sa bagong mundo na papasukin natin, may mga ika nga ay pagbabago na kaya rin nating yakapin para ang ating pangalan ay hindi malagay sa alanganin. Yun. Di ba naman? Ano ba ang gusto mong kantahin para kay Willy Revillame? Ay, di siyempre kakantahan ko sa siguro ng nababagay sa kanya. Ano ito? Ano kaya itong nababagay na to? Maraming bagay ba kay Kuya Will? Ay, marami. Kakantahan ko siya ng When will I see you again? Sige. This is a precious moment. When will I see you again? When will I see you again? Chuchuro, 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 chuchuro. Diba? Ayan. Ah, yeah. Go!
When will I see you again? When will I see it? When will we share precious moments? Will I have to wait forever? Oh. Will I have to, will I have to suffer? And cry the whole night through? When will I see you again? Alam mo yung 3 degrees? Ito yung magagaling itong mga black women na to. Yung mga nagpusing grupo-grupo dati. Yes, oo. Parang when will I see you again? Oh, okay. Oh, katayin mo pa ulit. Oh, para marinig ka ni Kuya Will. Para sampalin ka ng 1, 2, 3, 4. Oh. Diba? Go! When will I see you again? When will I see you again? Yan. Oh. When will our hearts beat together? I will not guess a plan. Are we in love? Or just friends? Ah, galing! Is this my beginning? Or this is the end? When will I see you again? Tama, totoong katanungan. When will I see you? When will we see you again? Okay. Ito, lipat tayo. Di ba hanggang ngayon pinag-uusapan naman talaga sino ang nakipaghiwalay, nakipag-break kanino? Si Kim Chu ba ang nakipaghiwalay kay Zian Lim o si Zian ang tumanggi? Ang unang version, di ba, si Zian Lim na pinag-prepare pa siya ng masarap na dinner ni Kim Chu at sinabing tapusin na natin to. Tutal din lang, wala naman nangyayari sa atin. Ang pangalawang version, hindi papayag si Kim Chu na siya ay basta na lang hiwalayan. Mutual. Ay! Diba? Mutual. Pareho nilang pinag-desisyonan. Pareho nilang gusto, pareho sila nag-agree sa mga kondisyones nila na tapusin na lang ang relasyon. Kasi ang sabi nga ni Zian, hindi rin naman ako tanggap ng pamilya mo. Romel, ano ang kwento ng ating source kapag umuwi si Kim Chu sa Cebu? Ay, naku, ganito pala ito. Kapag isinasama pala ito ni Kim sa Cebu, hindi pala ito dumidiretso sa bahay nila Kim Chu. Hindi sumasama. Hindi. Nag-do-hotel pala ito si Zian Lim. Si Kim Chu lang ang umuwi. Ay! Diba? Ano ba yan? Tapos sasabihin niya, hindi siya tanggap ng pamilya ni Kim. Mm-mm. Siya dapat ang naglalapit ng kanyang sarili sa mga kapatid ni Kim. Siya ang gumagawa ng paraan kasi siya yung may gusto. Dapat nililigawan niya yung mag-anak ni Kim. Kung sino ang mga mahal ni Kim Chu, dapat ay meron din siyang extension ng pagmamahal. Concern. Sa mga kaibigan, kapamilya, mga tagahanga. Effort. Eh kung ikaw ang naglalayo ng sarili mo, talagang di ka magugustuhan. Oh, diba? At saka siyempre, bago sila pumunta doon, di simple tatawag si Kim doon sa pamilya niya. Sasabihin, Mami, wala na si Mami. Wala na. Pumanaw na si Mami. Si ate Daddy na, buhay pa. Si ate na lang. Si ate lang. Si ate na lang. Ate! Ano, ate? Sabi niya, ate, pupunta kami dyan, kasama ko si Kim. Ano kasama ko si Kim? Kasama ko si Sian, di ba? Di siyempre, pagdating doon, maghahanda naman yung mga Di ba, alam naman yung mga taga Cebu, magaling mag-estima yan. Ay, siyempre, paghahandaan siguro. Siguro sabihin, total, hindi pa naman kayong magka-asawa, mag-iwalay muna kayo ng kwarto. Di siyempre, hindi sabihin natin, ay, doon na lang si Sian matulog sa ganito. Sa itaas. Sa itaas. O sa bubong. O ganun ganyan. O doon naman si doon na lang siya doon matulog sa ano, sa Burns Quarter. Sobra ka naman. Yung pala pagdating doon, nakabook na pala siya sa mga paisa. Hindi siya sumasama pala. Ayon sa ating source, talagang inilalayo niya ang kanyang sarili. Kay Kim, kung tunay kang nagmamahal, mamahalin mo talaga dapat ang taong mahal ng mahal mo. Ay, correct. Oo, naman. Yayakapin mo. At saka kung tunay mong mahal, dapat kahit ano pa, harangan man ng sibat. Sibat. Yan, mananatiling tama. Kapat. Diba, yun yun eh. Kahit feeling mo hindi ka gusto, ilalabang ko ito, magugusto. At saka, mananalo pa rin siya sa bandang huli. Yes. Dahil maiisip ng mga nagmamahal kay Kim kung sino ang mahal ni Kim at kung saan siya maligaya, doon na rin kami. Dapat ganun. Diba? Kaya pala pati doon sa mga pictures at mga video ni Kim Chu doon sa pinatayo niyang bahay, wala rin si Zian, ano. Wala. Kasi wala. Kilala ng akin yan. Diba?
Wala. Kahit na magkasakit yung ate ni Kim, wala tayong nabasa na anuman, ano. At saka wala silang bonding together with the family. Wala talaga. Mm-hmm. Eh ako man, ang pamilya ni Kim, inilalayo niya sarili niya. Alam nga naman kami pa ang maghabol. Totoo. Ayun naman, babae yung amin. Diba? Mm-hmm. Dapat ikaw ang manuyo. Maliligaw. Diba? Diba? Nagsisibak nga ng kahoy. Oo. Diba? Totoo. Pero ito, kasi nga, diba, may ugali nga si Zian na deadma. Mm-hmm. Mas gusto ni Zian, mag-abroad sila ni Kim. Oo, yun. Kung saan sila magpupuntang bansa. Silang dalawa lang. Silang dalawa lang. Walang iba. Mm. Kita mo, walang kasamang kahit sino. Di ba? Para masarili niya si Kim, wala siyang pakikisamahan kahit sino. Eh talaga na kay Zian pala ang problema. Oo, no? Makasarili pala siya. Oo, kasi kung hindi, pwede kahit nag-iwalay sila, pero pag gusto ng pamilya, kahit nag-iwalay, gusto namin si ano. Dapat may ganun, di ba? Sila pa nakikipaglaban. Sila pa, oo. Mabuting tao siya, ramdam mo niya. Pero hindi, nung sigabi ko wala, tama yung decision mo. Siguro na sinabi, ay nako, yes na yes. Oo. Alam mo, hindi naman niya kami minahal, hindi niya kami nirespeto. Yun, ikaw lang ang mahal niya. Much better na wala na lang siya. We're happy for you, gumagano. Yes, very much happy for you. Diba, ganon. Kantahan mo si Kim Chu. Kawawa ay, naman ito, girl. Kawawa diba? Naman yung girl. Mm-hmm. Ano ba ang kanta? When will I see you again? Ano? Kakantahan ko siya ng I'm just a woman in love. Oh, then a fool. Ang ganda pa naman ng kanta. Ang ganda ng kanta na yan. Oo. Diba, Ali, please? Naku. Naku, buti na lang, may video kay ano tayo dito. Anne Murray. Just another woman in love. Oh. A kid out of school. A kid out of school. A fire of control. Just another fool. You touch me, I'm awake. I'm better in the wind. And I can't want to feel that you again. Alam mo, hindi ako nakakonsentrate kay Wendell. Sabi ni Director. Si Ali at saka si Mike, ano, nagtatawanan sila. Humahagalpak sila. At least narinig natin ha, galpak ni Mike ngayong Miyerkulesan. Ay, oo nga. Diba? O, ulitin mo. Just another woman in love. A kid out of school. A fire of control. Just another fool. You touch me and I'm weak. I'm a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again with you. I'm just another woman. Just another woman in love. Just another woman. Ay, may pulit lang. Ano, pabasa pa naman ngayon. Pabasa pa naman. Ako, sikat na sikat si Joey De Leon pagka ganito, yung kanyang chance sa Tough Hits, diba? Nancy Chuchu. Yeah, thank you, Ali. Okay, ang tanong! Napanood nyo na po ba yung napakagandang commercial ni Miss Dolly De Leon? Uy, at saka ni Miss Liza Soberano. Ang ganda-ganda. Ako ha, hindi ako pala puri kay Liza Soberano, pero dito sa commercial na to, ang galing-galing, ang ganda-ganda ng atake. Meron dong sinabi siya, ano? Si Dolly De Leon. Oo, sabi niya, eto ka noon. Ha? Sabi ni Liza, gumaganon, parang ayaw niyang balikan yung nakaraan niya nung mag-audition siya sa ABS-CBN. Sabi ni Miss Dolly De Leon, so ungrateful. Ang sagot ni Liza Soberano, I've always been grateful. Ha? Ano raw? We, hindi nga. Ang tanan mo ko, no? Yon! At eto naman po, mga kachika, ang ating mga kapatid at mga talaga namang taga-suporta dito po sa SNN na kailan man na hindi nang iwan sa amin. Of course, ang minamahal nating sina Tito Manny Garcia at Tita Norisky sa lahat ng pagmamahal, pag-alala sa amin, pagmamalasakit at matinding suporta. Salamat, salamat. Boy, okay. Si Karagay. Maricho Formation Espiritu. Tita Julie Paras. Jojo and Leslie Grace Advincula. At Mama Noemi. Nang... Hindi ko na alam yan. Araw-araw natin binabangit sa CFM. Nang Jojo and Leslie Grace at Advincula and Mama Noemi ng Hangin China.
China. Ano ba? Okay. Abel ang tita Nini Olanday. Prilly and Lara May Abrigo. Eddie Letada. And of course, Dribble and Mama Lota. Maraming salamat po. Shawnee Sebastian. Dan Clavicillia. And Mama Sel. James Vincent Navarrete and Mama Dang. Salamat din po. Direk Prani Zamora. Nasa Amerika pa. John and Ching Bautista Silverio. Randy Balaguer, Mark Valencia at siyempre mahigpit na yakap kay Mama Lydia. Wow! Nang 16 cent coffee. Alam mo, pagdating sa retention, galing. Kabog ka ni Wendell. Sobra. Ikaw, hindi ko alam bakit hindi ka nakakaalala. Oo, ang memory ko talaga, napaka-purna ng memory ko dahil siguro sa dami ko na lang na naiisip. Naiisip at mga ginagawa at mga iniinom. Busy ka kasi. Iniinom. Sabihin mo nga yan sa mukha ko. Kaya, ko talaga, ano may talent mo yan? Hindi yung iniinom daw gabi. Ay, yung iniinom. Ano ka? Alam mo, bibigyan kita ng ultabayo para natatandaan mo lahat dyan. Bayo! Para meron kang enough sleep. Diba? With your permission, Direktong. Direktong na ba? Ultabayo. Masarap na tulog. Iwas stress. Malakas ang katawan mo. Binabantayan ang immune system mo. Boy, maaalala mo na. Ayun mo. Magaling pala talaga yun. Yan. Alin? Alin na magaling? Yung ultabayo. Ang ultabayo. Okay! Toby and Mama Ana Morabe! Salamat po! Ninang! Siyempre, Ninang Tita Florisada at siyempre, Ninang Litlit Kukabo! Na mahal tayo! At ang Raina, ang rampadura ng Sydney, Australia, Catherine Amor! Tito Jerry and Kenzo Bongbong! And of course! The most generous at the most Ninang of all time, Dunya Lily Chua! Nakikita ba kayo lagi? Ay, may kwento. Ano yun? Ano yun? Dali, dali! Dali, dali! Sige, sige! Nagulat siya! Nakita kayo? Hindi ko naman bang nakikita ko yung kwento yun doon. So, alam mo naman yung mga sources doon sa paligid. Sa Soler! Oo. Nagulat siya. Ay! Nakuha ko. Akala niya ganun lang. Maliit lang. Anong maliit lang? Yung panalo? Oo, hindi. Yung major. Yung major? Oo, akala niya 50,000 lang. 500,000 pala. Nako, Tita Lily Chua, binuking ka na ni Baritutot. Miyerkules Santo ngayon, inaasahan ko na tatawagan mo ako mamaya at sasabihin mo, saan ba kayong mga anak magbabakasyon? Yun! Bulat siya kasi diba, napakaganda naman. Sabi niya, ay, major lang, wala yun. Akala niya, diba? Tapos yung pagkatapos. Kala niya major problem. Oo, yung pagkatapos, hindi mamamatay yung ano. Yung makina. Yung makina. So, ay, namamatay ba talaga? Oo, kasi mag-i-stop. Hindi mo na tayo kailangan pindutin. Yung mag-i-stop talaga siya. Akala mo, nag-blackout. Nag-blackout. Akala mo, sira. Simpli, tatawag ka ng ano. Pinatatenda. So, ayaw mapindot doon. Simpli, pagdating. Hindi po, ma'am. Nakuha niyo kasi po, ma'am, major. Magkano? Ay, wala na bang tunog yun? Wala. Wala na. Basta magbablock out lang. Hindi ko alam, hindi pa kasi ako nananalo dyan. Sa okada yun. Yung tumutunog? Yung tumutunog yung buong okada. Oo. Oo. Parang walang secrecy, ano. Wala. Pero sa Soler? Ay, wala, ma'am. Dead na lang mamatay yung machine mo. Hindi mo nang magagalak. Dapat sinisiraan mo ang Soler ngayon. Sabi mo, wala na mga pagkain ng anniversary. Ano? Nakapaskating na rin. Hindi, sabi niya, dati-dati bumabaha ng pagkain. Oh, flowing yung gano'n. Oh, talaga, ngayon daw hindi na. Ay, nagbago na sila. Oh, nag-alisan daw tuloy yung mga tao. Ay, lumipan. Oh, talaga, tinamaw ko na. Akala niyo po, ah, ako anong-ano, naka-agency po ako. Okay, ayan na. At syempre, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Ayan. Ako, ito na naman. Kalimutan mo muna si Tita Lily Chua. Ay, oo. Kasi alam ko naman darating yan. Ito na nga ang ating blind item for today's video. Naku, actress! Isang actress ang bibida sa ating blind item. Na bumibida rin. Ay, super bida. At maganda. Maganda. At kinagigiliwan ng lahat.
at gusto makasama ng lahat to kasi nga talagang professional. Okay. Why? Pero sa kabila ng kanyang pagiging professional, meron to isang hindi magandang nakasanayan. Ay, ano yun? Na ano to na eh. Maganda siya pag may mga tao. May mga kapatid. At pagkaharap pa niya. Pagkaharap. Maganda siya. Yung parang ang bait-bait niya. Oh, kasi isipin mo, ay, ang bait naman yun. Napakaunaway na. Pero dahi, kwidaw ka. Kwidaw ka. May ugali. May ugali ito. Na sa kabila ng magagandang sinasabi niya na pag nandyan yung tao at yung alam ng mga tao na malapit sa kanya, parang yung magaganda. Pero dahi, pag wala na, doon niya sasabihin, balik. Tatlak. Grabe naman yun. Kaya sasabihin mo, kaya di ba nakukuha yung sipa niya, ay, ang bait naman eh. Ang bait naman ito. Napaka maintindihin. So, mas maganda pa pala ugali nung isa na ipinagsasabong sa kanya. Correct. Kapag gusto niya talagang sabihin ng totoo, nagpapakatotoo siya. Hindi siya nagpapakaplastic. Yun na nga ang lumalabas na balik. Kasi, yung karelasyon niya ngayon, may dating karelasyon yun. Ngayon, dun sa kinukumpara. Na parang, buti pa yun, kahit napaka-vocal nun, totoo yung sinasabi kaysa ito, kikimi-kimi, yung pala, maraming nasa kami. Lobang kulo. Yun! Kaya naglalabas. Kaya napapansin mo, kung meron sila mga chikahan sa social media, pala mga, siya, no? At saka pala yung mga ganda, mga, ano siya, may hinahon. Pero isa talaga, gera kong gera. Pero, sa kabila ng pagiging gera nung isa, yun pa pala ang totoong nagsasabi ng kanyang emosyon. Nasa loob pala ang ano. Naku, parang, magbigay ka nga ng clue kung kilala mo yan. Naku, alam mo, napapanahon mo yun siya. Kasi malaaw. Ay, oo, wag ka na muna magbigay ng ano. Wag na magbigay, oo, kasi. Ang mga napapanahon ngayon ay Judas, Barabas, Cestas. Correct. At tapos mga Santo-Santo. Santa-Santa. Correct. Diba? Ang malapit sa Santa-Santa. Ganda pa naman niya. Sayang. Kasi yun ang ina niya, yun ang pinapakita niya sa ibang tao na mabuti siyang ano. Kaya diba sinabihan siyang B.I. Diba? Bad influence. Oh, ay, pinagsasabong na actress sa kanya. Ito pala yun. Kaya naman, dito nabuo yung ano nung actress na, ano-ano ka pa, painhin-hin-hin ka. Pero, binibrainwash mo naman. True, baby, I love you. Yun na. Kaya hinihiwala yan siya. Pero maaano rin yan, madidiscovery din ng boyfriend niya ngayon. Malamang, at saka na napansin mo, itong boyfriend niya, hindi ngayon sila nagpo-post together. Oo. Kasi, pakahiwalay na rin. Nako, papunta na siguro din yan. Kasi sobrang laki ng hinaharap ng lalaking problema. Maraming problema. Diba? Eh syempre nga, diba nga si babae, panay, magaganda ang gusto niya para kwento niya, maganda, maganda, pero deep inside, magulo pala. Ay nako, sige, magbigay ka ng clue, total iyo yan eh. Ay nako, ito ay gusto mo to dati. Ngayon ba? Ba't ayaw ko na sa kanya? Eh kasi nga diba, yung ugali, na didiscovery mo, may something to. Merong kapangalang international actress ito eh, diba? Ay, oo. Tapos ang apelyido niya ay isang bayan sa Bulacan. Ay, oo. Diba? Tsaka may kapangalan itong ano, DJ. Ayan na. Nagwawangwang na. Ano ba? Ba't napapanahon ngayon ang apelyido niya? Bakit? Eh, siyempre napapanahon ngayon, di ba? Yung sabi mo nga kanina, siyempre may mga santo-santo ngayon, di ba? Eh, siyempre katulad yan, pagka mga anong sabi mo, Abi, di ba? Abi. Ano? Abi Santa Maria. Yeah. Santo Cristo, Santo Domingo, Santa Maria, Santa Monica. Ang dami. Mga dami. Tsaka sinisigaw yan sa pelikula ng mga Kepoeng, di ba? Hindi, wag na yan. Pag may kanta talaga na ganyan. Ay, oo, mayroon. Santa Maria! Puro pa, paurong patay hindi makarating sa sementeryo. Kasi one step forward, two steps backward. Santa Maria! Tito Manny Garcia, Miyerkules Santo ngayon. Siyempre, kayong mga SNNers, nakatutok pa rin ang inyong mga tengat mata. Totoo. Kilalang-kilala nyo na kung sino siya. Oo naman. Sayang, ang ganda-ganda pa naman niya. No? Sophisticated. At saka ito, ano, pagka sa harap, palabati siya. Mm-hmm. Diba? Palabati talaga siya na parang ang ganda ng ano niya. Diba? Maganda. Puro yung pala. Tama na. Okay na. Ayan.
Ano kasi dapat gawin? Ito po ang gagawin nyo. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po yung Romel Chica Vlogs. Mawalapit na po mag-100! Woo! Ilang tumbling na lang po, mga kapatid. At makukuha na ni Romel Chica ang ganito. Kayo po ang susi. Correct. At syempre, direct Beverly Berhel, mahal na mahal ka namin. At with your permission, direct Tom Nava, si Jose Manalo po at Wally Bayola ay meron pong Canada Tour. Oh, wow! Ayun na mga taga-Canada! March 27 po. Ngayon yan dito sa Pilipinas. Pero bukas pa sa Canada. Bukas pa. Sila po ay mapapanood sa South Hall Banquet Place sa Vancouver sa British Columbia. At pagdating po ng March 30, nasa Rajbir Banquet Hall sila sa Calgary. Uy. At Rhea Reyes, nandun din sila sa March 31 sa TCU Place, Saskatoon, Saskatchewan. Wow. Bakit nilampasan ang Winnipeg, Manitoba, Canada? Si Direk Beverly Berhel nasa Toronto. Toronto. Ba't nilampasan? Mm-hmm. Pati si Tita Lydia. Ay nako, ng Edmonton. Sayang, di ba naman? Yes. Naku, abang-abang na po mga Pilipino dyan sa Canada. Nandiyan na po magbibigay saya. Supportahan po natin. Naku, pag bumili po kayo ng ticket para kayo nanalo sa loto. Sa totoo lang. Ayun, napakagaling ni Jose at ni Wally Bayola. Thank you. At syempre, si Direk Beverly Berhel, mahal ka na. Amin. Mahal na mahal. Yes. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Yesinet. At samahan nyo ako sa pagsabi ng please, don't skip. At supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now Raw Official. Ito yung aming TikTok. Ayan. At meron kami pahabol kay Direk Beverly. Ubus na yung lahat ng pangalan sa tatlong pages na pinagkira mo. What? Galing naman. Magpadala ka na ulit, Ana, para kumustahin natin ang ating mga kababayan dyan sa Canada at sa iba't ibang sulok pa ng mundo. Maraming salamat, Romel Chica. Salamat, Nana, at Wendell. At Wendell, thank you so maraming much. Maraming salamat, Romel, at Tita Christy. Ayun na naman siya, Saan ka na yung mag-aaral? Ay, siyempre, bisita iglesia. Ikaw din, ano? Yeah. At ako naman, syempre, sasamantalahin ko ang pahinga. Ay, oo. Pahinga talaga. At maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kachika. Malayo at malapit po ninyong suporta mula sa puso po namin niyayakap at pinasasalamatan. Hanggang sa susunod pong edisyon ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Now! Maraming salamat! Ambitin sa beginning!